kung hindi nyo pa ako kilala, ako nga pala si Pex Reyes, video creative and visual artist. So dito sa channel na to, ang focus ko is to teach you guys about video editing, video production, photo editing, sasamahan ko na rin. Basta anything about graphics and visual. So dito sa video na to, re-reviewin ko itong nabili kong Rode NT USB Mini na pwede mo na siyang ilagay kaagad sa computer nyo. Through USB lang. So, nandito ako ngayon sa Sampaloc. Shoutout nga pala sa mga taga-Sampaloc dyan. Ito na ngayon yung parang magiging setup ko. Nabili ko itong mic na to sa B&H and then pina-shipping cart ko siya papunta dito. So, kung gusto nyo malaman kung paano yung process noon, pwede rin ako mag-record ng video tungkol doon. Yung una kong nireview, di ba, itong mic stand ko. So, at ngayon lang dumating, ang tagal ko rin inintay to, siguro isang buwan dahil daw sa pandemic, nagkaroon ng problema yung warehouse nila sa US. Titignan natin kung maganda ba yung output niya. Titignan natin kung crispy ba talaga yung audio pagka meron kang maayos na mic. Kung mag-i-improve ba yung video output mo. Ano yung mga nasa loob ng box? Yun, so lahat ng narinig yung boses dito sa voiceover na to, galing na to dito sa Rode Mini NT USB na nire-review natin ngayon. Full disclosure lang, meron ng enhancement to kaya medyo mas lumakas pa ng konti. Pero kung straight out of the mic, pwedeng mahina yung unang record nyo. So kailangan pa ng enhancement sa Premiere Pro or sa Adobe Audition. So ito, ikot-ikot natin yung box. Tignan natin kung ano yung nasa paligid niya. Eto po, binuksan ko na. Manual. Ayan yung mga kalat. Eto yung wire. Eto na yung pinaka-mic. So, yung texture niya is metal. Eto rin hawakan. Metal ang texture niya. So, sa ilalim nakalagay. Rode. Made in Australia. Yun lang, yung volume medyo mahigpit. So, yun. Magnetic siya. Pwede siya tanggalin. Ito yung goma niya. Ganyan lang pagbalik. Sa likod, nakalagay yung saksakan ng earphone tsaka USB-C standard. Ayun yung tornilyo niya. Ito yung wire. Ito yung USB wire niya. Tanggalin natin yung goma. So, ayan. Lagay natin itong screw para pwedeng ikabit sa mic arm. So, ayan yung itsura niya pag nakakabit na siya sa mic arm. Ito, medyo malakas yung ulan ngayon. So, tignan natin kung maganda yung output ng audio ko. Sa tingin ko, maganda naman tong Rode na nabili ko. Pero may mas mura pa dito, guys. Nabili ko to $100. So, equivalent nun mga 5,000 pesos. Kasama yung delivery fee sa shipping cart. Umabot din ng mga 5,300 kung i-convert ko sa pesos. Pero, kapag tinignan mo sa Lazada, mas mahal siya. Nakasa 8,000. So, nakamura ako kaso ang tagal dumating. From now on, moving forward, bibigay ako sa inyo ng mga magagandang tips and tutorials about video editing, photography, photo editing. Yan yung mga focus ko ngayon. And kung maganda yung response, pwede rin ako gumawa ng course about video editing and videography. Paano ko sinushoot yung mga viral videos na nakikita nyo sa Facebook. Pwede rin akong gumawa ng course tungkol dyan. I just wanna give a shoutout sa mga tribe members ko dyan. Especially sa Alan Tribe, Asico Waves. Yun, shoutout sa inyo guys. Sa mga hindi ko pa friend dyan, add nyo lang ako sa Facebook, Pex Reyes, sa YouTube, Pex Reyes din.